This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Mahina kong napabuntong hininga bago umupo sa isang silya na nasa gilid ng hospital bed na ngayon ay hinihigaan ni Troy. Sobra akong naaawa at nasasaktan na makita siyang walang malay at ang dami ng tubo na nasa katawan niya. Sariwa pa rin ang ilang mga pasa, gasgas at sugat sa iba't ibang parte ng katawan niya. Troy, gumising ka na please, nag-aalala na kaming lahat sa'yo. Mababa ang boses na saad ko tapos ay marahan kong hinawakan ang kamay niya. Miss na kita Troy, miss ko na ang boses mo, miss ko nang marinig ang pagtawa mo, miss ko nang makita yung ngiti mo, o kahit yung pagsusungit at pagsimangot mo pa. Mag-iisang linggo ka nang natutulog dyan pero pakiramdam ko sobrang tagal na nun, kaya gumising ka na please, bumalik ka na sa amin, malungkot na dagdag ko pa. Mag-iisang linggo na mula ng gabing makatanggap ako ng tawag mula kay Agnes, na naaksidente nga daw si Troy habang pauwi dahil nga inihatid niya ako. Nang gabi ding yun ay sumunod ako sa ospital na sinabi ni Agnes nang walang pag-aalinlangan, dala ng labis na takot at pag-aalala. Sabi ng doktor ay grabe daw ang naging impact ng aksidente sa ulo ni Troy na kinailangan pa niyang sumailalim sa operasyon. At kahit na successful naman ang naging operasyon, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising. Doon na sinabi ng doktor na coma nga daw siya. Pakiramdam ko ay masyado na kaming pinaglalaroan ng tadhana, hindi pa kasi nagtatagal mula nang mawala si Lolo, tapos ngayon ay nasa ganitong estado naman si Troy. Nakakapanlumong isipin na kung kailan nagsisimula pa lang talaga ang magandang takbo ng relasyon namin, ay saka kami bibigyan agad ng ganitong klase ng pagsubok. At kung totoo na reincarnation nga kami ng mga lolo namin, base sa libro na A Tale of Time ay ako dapat ang mako-coma, kaya bakit si Troy ang nasa ospital ngayon? Priyam iho, ayaw mo bang umuwi muna sa inyo para magpahinga? Tanong ng papa ni Troy sa akin na pumasok sa silid, kasama ang asawa nito. Ilang araw ka nang nandito, ni hindi ka na rin daw pumapasok sa mga klase mo, sabi ni Red, dagdag pa niya. Iho, maniwala ka, sobra naming na-appreciate ang pagtulong mo sa amin para mabantayan at maalagan si Troy, pero nag-aalala din kami sa'yo, wika naman ng mama niya. Okay lang po ako, mababa ang boses na sagot ko naman, kaya nagkatinginan sila. Noong mga naunang araw at gabi na nandito si Troy, ay madalas kong sinisisi ang sarili ko dahil sa nangyari sa kanya. Kasi ay alam kong nakainom siya, pero pumayag pa rin ako na ihatid niya ako kahit pa alam kong delikado. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana ay hindi na ako pumayag sa gusto niyang maihatid ako, sana tumanggi ako kahit na magalit man siya sa akin o mag-away kami. Kasi ay mas okay sa akin yung ganun, dahil alam kong hindi naman niya ako matitiis at magkakaayos din kami agad, kesa yung nandito siya sa ospital, walang malay at walang kasiguraduhan kung kailan siya gigising at babalik sa amin. Muli akong napalingon sa papa ni Troy, nang maramdaman na marahan niya akong hinawakan sa balikat ko. Iho, hindi ko alam kung anong meron sa inyo ng anak ko, pero alam kong espesyal yon. At maraming salamat kasi nandito ka ngayon para sa kanya, pero sana ay huwag mong pababayaan ang sarili mo kasi alam ko na hindi ganun ang gustong mangyari ni Troy, kung nakikita ka man niya ngayon, mahinahon ang boses na saad niya, kaya pilit akong ngumiti bago tumango. Hindi na ako nakasagot pa, kasi ay muling nagbukas ang pinto ng silid, at pumasok doon ang pinsan kong si Red, kasama si Andrew. Dala ng pinsan ko ang isang bag na alam kong naglalaman ng mga gamit ko, kasi nga ay nakisuyo ako sa kanya na ipangkuha ako. Si Andrew naman ay may dalang paper bag na naglalaman ng pagkain. Tito, tita, kami na muna po dito at alam namin na marami pa kayong kailangang asikasuhin, wika ni Andrew sa mga magulang ni Troy. Kapag may nangyari, tawagan mo agad kami Andrew, at please lang, pilitin niyo si Priyam na magpahinga rin, wika naman ng mama ni Troy, bago muling tumingin sa akin at ngumiti. Pagkatapos nun ay nagpaalam na sila at iniwan na nga kami doon. Salamat Red at Andrew,
Mababa ang boses na saad ko nang binigay na sa akin ni Red ang bag na dala niya. Priyam, kumain ka na muna bago ka maghilamos at magbihis, saad pa ni Andrew. Wala pa kasi akong gana eh, mababa ang boses na sagot ko tapos ay napabuntong hininga pa. Nakita ng pinsan kong si Red at ni Andrew kung paano ako nag-breakdown nung sinabi nga ng doktor na comatose si Troy. Narinig nila akong umiyak at sinisisi ang sarili ko, pero nagpapasalamat ako kasi ay hindi nila ako iniwan. Priyam, kailangan mo pa rin kumain, hindi naman pwede na walang laman ang tiyan mo. Kung nakikita ka ni Troy ngayon, sa tingin mo ba matutuwa siya sa ginagawa mo sa sarili mo, saad naman ni Red, kaya bahagya akong natigilan. Maghihilamos lang ako saglit, tapos sabay-sabay na tayong kumain, mababa ang boses na saad ko maya-maya, na siyang nagpangiti sa kanila. Hinayaan naman na nila akong pumasok sa banyo para maghilamos nga, at nang matapos ay nakita kong nakahanda na ang pagkain sa maliit na mesa, kaya naman pinagsaluhan na naming tatlo yun. Wala pa rin talaga akong gana, ganun pa man ay pinilit ko pa rin kumain ng kahit na ilang subo lang, para lang kahit na papaano ay may laman ang tiyan ko. Kasi nga ay alam kong tama naman sila, na hindi matutuwa si Troy kapag nalaman niya na parang pinaparusahan ko ang sarili ko dahil sa nangyari sa kanya. Pinsan, magpahinga ka muna dito sa sofa, kami muna ni Andrew ang magbabantay kay Troy, wika pa ng pinsan ko pagkatapos naming kumain, pero mabilis akong umiling at bumalik sa silya na nasa tabi ng hospital bed. Hindi na Red, dito na lang ako magpapahinga, sagot ko patapos ay pilit nang umiti sa kanila ni Andrew, bago muling hinawakan ang kamay ni Troy. Okay lang talaga ako, kaya huwag kayong mag-alala, mas mapapanatag ang loob ko kapag dito ako matutulog at magpapahinga habang hawak ang kamay niya, dagdag ko pa. Nagkatinginan naman sina Andrew at Red, tapos ay narinig kong napabuntong hininga pa ang pinsan ko, pero tumango rin naman siya at hinayaan na ako. Nang akmang ipapatong ko sana ang ulo ko sa kama, para nga makaidlip kahit na papaano habang nakaupo, ay saglit akong natigilan nang makita ang isang hindi pamilyar na kwintas na nakasuot kay Troy. Kumunat ang noo ko bago dahan-daang hinila yon palabas sa hospital gown na suot niya, tapos ay nakita ko na may pendant yon na bilog na orasan, na kasing liit lang ng isang barya. Mukhang antik yon at sobrang luma na. Andrew Red, natatandaan niyo bang may suot na ganitong kwintas si Troy? Nakakunot ang noo na tanong ko, kaya agad na tumayo ang dalawa para tignan ang kwintas. Hindi eh, ngayon ko lang nakita yan, sagot ni Andrew. Ah, baka isinuot sa kanya ng mga magulang niya, sagot ko na lang, kaya bumalik na sila sa sofa. Tapos maya-maya pa ay natigilan na naman ako, nang maalala yung kwintas sa libro na A Tale of Time. Iyong kwintas na galing ni Priyam kay Mahakali. Muli kong tinignan ang kwintas, at sobra akong kinilabutan nang makita na ganun ang pagkakadescribe nun sa libro. Sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ko dahil sa nangyayari, at sobra na rin akong nalilito. Alam ko na hindi coincidence lang ang lahat, at may koneksyon talaga ang nangyayari sa amin ni Troy ngayon, sa mga nangyari noon. Pero teka, kung noon ay si Lolo Priyam ang may suot ng kwintas at siya ang bumalik sa nakaraan, ang ibig bang sabihin ay si Troy naman ang nasa nakaraan ngayon dahil siya ang may suot ng kwintas, kaya rin ba hindi pa siya nagigising? Hindi ko alam, pero sobra na talaga akong nalilito at naguguluhan. Kaiisip ng kung ano-ano, hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako. Iminulat ko ang mga mata ko, at agad akong nakaramdam ng kaba nang mahanap ang sarili na tila nasa kawalan. Madilim at mausok sa lugar, at ang kadiliman ay parang walang katapusan. Ikinagagalak ko na muli kang makita, mababa ang boses na saad ng isang tao mula sa likod ko, kaya mabilis akong napalingon. Agad kong nakita ang isang matandang babae na may hawak na tungkod. Puti ang kanyang buhok. Hindi ko alam kung dirty gray lang talaga ang suot niyang bestida, o sadyang madumi lang yon. Tapos sa dulo ng hawak nitong tungkod ay tila isang orasan, may suot din itong mga kwintas at mga bracelet na may mga orasan. Kung ako ang tatanungin, ay mukha siyang baliw sa suot niya. O kung hindi kaya ay dadalo ng Halloween o costume party. Sino ka, nasaan ako, puno ng takot na tanong ko pa.
Ako si Mahakali, at ako ang oras, nakakalimutan mo na ba? Nakangiti na sagot naman niya. Mahina akong napasinghap, nang mapagtanto na siya ang Mahakali sa librong A Tale of Time na isinulat ng lolo ko. Pero mabilis pa akong umiling, iniisip na panaginip lang ito. Hindi, hindi ka totoo. Sagot ko tapos ay mariin na pumikit, at tinakpan ko pa ang magkabilang tenga ko. Stress ka lang Priyam dahil sa nangyari kay Troy, kaya kung ano-ano ang napapanaginipan mo, masyado ka lang nadadala sa ideya na reincarnation kayo ng mga lolo nyo ni Troy, bulong ko pa sa sarili, umaasa na sa pagmulat ko sa mga mata ko, ay mahahanap ko na ang sarili ko sa ospital kung nasaan si Troy, pero hindi naman yun nangyari. Sa pagmulat ko kasi sa mga mata ko, ay nasa harap ko pa rin ang nagpakilalang si Mahakali. Alam mo sa sarili mo na totoo ako Priyam, mababa ang boses na saad ulit niya, kaya muli akong napatingin sa kanya. Tapos ay naalala ko yung kwintas na suot ni Troy kanina bago ako makatulog, yung kwintas na nakasulat din sa libro. Kung totoo ka, bakit ako nandito, hindi ba sa kwento comatose si Lolo kaya kanya nakita? Nasa gitna din ba ako ng buhay at kamatayan, binangungot ba ako habang natutulog ako, anong nangyari, sunod-sunod na tanong ko. Hindi Priyam, sinadya kita sa panaginip mo para muling matulungan, nakangiti na sagot niya sa akin. Matulungan saan, nalilito pa rin na tanong ko. Gaya ng hinala mo, ang kaluluwa ni Troy ay bumalik sa nakaraan, at hindi niya mahanap ang daan pabalik kung kaya't kailangan mo siyang tulungan, ang boses mo ang magiging daan niya pabalik Priyam, sagot naman niya. Hindi ako agad na nakasagot, kasi ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari at naririnig ko mula sa kanya. Hindi ko nga rin alam kung totoong nangyayari ba ito, o panaginip lang ang lahat. Pero masyadong malinaw ang mga pangyayari para maging panaginip lang. Ganun pa man, ay may mga bagay pa rin akong gustong itanong sa kanya. Reincarnation ba kami ni Troy ng mga lolo namin, mababa ang boses na tanong ko. Nasa puso't isip nyo rin ang kwento't alaala nila, kaya ano sa tingin mo ang sagot, wika niya, kaya sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ko. Kung ganon, bakit mo ginagawa ito, sabihin na nating totoo ka, at totoo na tinulungan mo si Lolo Priyam noon, pero bakit hanggang ngayon ay tinutulungan mo pa rin ako? At bakit sa dami ng tao sa mundo, ang gusto kong itanong ay kung bakit kami pa ni Lolo Priyam ang napili mo? Anong meron sa amin, mahabang saad ko? Walang espesyal sa inyo ng lolo mo Priyam, kung iyon ang gusto mong malaman. Hindi lang kayo ng lolo mo ang tinutulungan ko't binibigyan ng panibagong pagkakataon, para matutunan kung paano pahalagahan ang oras, saad niya tapos ay isinaldak niya ang hawak na tungkod sa lapag. Sa isang iglap ay para akong hinila ng isang malakas na puwersa, at napaupo pa ako sa lapag. Nang mag-angat ako ng tingin ay nahanap ko ang sarili ko sa loob ng hindi pamilyar na lugar, kung saan sobrang daming orasan. Parang loob yon ng isang malaking building na puro orasan ang makikita mo, at sobrang taas ng iba na hindi na maaabot ng paningin ko kung saan man ako nakaapak. Bawat orasang nakikita mo, ay sumisimbolo sa natitirang oras ng mga tao sa mundo. Iyong mga walang pagpapahalaga sa oras, binibigyan ko madalas ng pangalawang pagkakataon, kahit pa may ilan sa kanila ang mas pinipili na sumuko na lang basta, dagdag pa niya. Pero bakit nga hanggang ngayon tinutulungan mo pa rin ako, nalilito pa rin na tanong ko. Masyadong naging malakas ang dasal niyo ni Troy sa nakaraang buhay niyo, na muling magkita at magkakilala sa parehong panahon, para maipagpatuloy ang inyong kwento. At hindi ko gustong isipin niyo na ako ang kalaban niyo rito, dahil kagaya ng madalas kong sinasabi, gusto ko na magkaroon ng masayang pagtatapos ang bawat kwento, nakangiti at makahulugan na sagot niya. Handa ka na bang puntahan si Troy? Tanong pa niya sa akin, napalunok naman ako ng laway bago tumango. Hindi ko pa rin alam kung maniniwala ba ako, pero ramdam ko na totoo ang lahat. Muli namang isinaldak ni Mahakali ang hawak na tungkod, at sa pangalawang pagkakataon ay para akong hinila ng isang malakas na puwersa patungo sa kung saan. Mabilis ding umikot ang paligid na sadyang nakakahilo, kaya mariin kong ipinikit ang mga mata ko, hanggang sa maramdaman ko na parang tumigil na sa pag-ikot ang paligid. Nang muli kong iminulat ang mga mata ko, ay nakatayo pa rin sa harap ko si Mahakali.
Iginala ko naman ang mata ko sa paligid, at wala akong ibang makita kung hindi ang maraming mga puno, at ang lawa sa harap. Nasaan tayo? Tanong ko pa pero hindi siya sumagot. Dahan-dahan akong naglakad, habang iginagala pa rin ang paningin sa paligid, at saka ko napagtanto na ito yung parke sa may bayan sa probinsya namin. Pero ibang-iba ang ayos nito, kasi ay wala pang maraming mga gusali, at mas marami pa rin ang mga puno. Maya-maya pa ay napalingon ako sa isang lalaki sa hindi kalayuan, tahimik itong nakaupo sa damuhan habang nakatingin sa lawa. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko nang mapagtanto na si Troy yun. Troy, patanong na pagtawag ko pa sa pangalan niya, habang patuloy sa dahan-daang paglalakad. Lumingon naman sa akin si Troy, na halatang nagulat nang makita ko. Priam, sambit niya sa pangalan ko, tapos ay mabilis siyang tumayo at tumakbo palapit sa akin para may akap ako. Priam, natatakot ako, hindi ko alam kung nasaan ako, ni hindi ko rin alam kung bakit at paano ako napunta dito, gusto ko nang umuwi pero hindi ko alam kung papaano, nanginginig ang boses na bulong pa niya, habang yakap niya ako ng mahigpit. Huwag kang matakot Troy, nandito na ako, magkasama na tayo, sagot ko naman. Ikaw na naman, napapanaginipan din kita noon, ano bang kailangan mo, gulat na saad pa ni Troy nang makita si Mahakali na nakatayo sa gilid namin. Teka, panaginip lang din ba ito, paano ba ako gigising, tanong pa niya. Siya rin namang nandito na kayo, bakit hindi natin balikan muna ang kwento ng mga lolo niyo, para maging mas malinaw pa sa inyo ang lahat. Nakangiti na saad ni Mahakali, imbes na sagutin si Troy sa tanong nito. Hindi pa kami nakakapag-react ni Troy, ay muli na niyang isinaldak ang hawak na tungkod sa lapag. Mahigpit kaming napahawak ni Troy sa isa't isa, nang biglang umikot ng mabilis ang paligid, at para na naman kaming hinila ng isang malakas na puwersa patungo sa kung saan. Nang magmulat kami ng mata ni Troy, ay nahanap namin ang sarili namin sa loob ng isang bahay. Sino ka, paano ka nakapasok dito, manyak ka ano, narinig naming sigaw ng isang lalaki, mula sa nakasarang pinto kaya nagkatinginan kami. Sino ka sabi, hindi ka ba sasagot ha, gusto mo bang tumawag ako ng pulis, sigaw pa ng lalaki. Teka, teka lang naman, narinig naming sagot ng isa pang lalaki, tapos maya-maya pa ay nagbukas ang pinto. Lumabas doon ng isang lalaki na kamukhang kamukha ni Troy, na nakatapis lang ng tuwalya habang hawak nito sa kwelyo at hinihila palabas ang isang lalaki na kamukhang kamukha ko naman. Nasa harap lang nila kami, pero tila ba hindi nila kami nakikita? Aray ko naman, hindi ba pwedeng magdahan-dahan, nakasimangot na saad ni Lolo Priam nang marahas siyang itinulak ni Lolo Troy sa may sala at napaupo ito sa lapag. Nasaan ako? Tanong pa niya. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa'yo niyan, at saka paano ka nakapasok dito? Hindi ko alam okay, hindi ko alam. Pinagluloloko mo ba ako ha, naiinis na sigaw ni Lolo Troy, bago lumapit kay Lolo Priam at umamba na sa sapaki nito, pero mabilis na umiwas si Lolo Priam, kaya naman aksidente niyang nahila yung tuwalya na nakapulupot sa bewang ni Lolo Troy, kaya naman bumalandra sa harap niya ang kabuuan nito. Manyak kang hayop ka, bakla, sigaw pa ni Lolo Troy. Sorry, sorry na, pwede ba kasing huminahon ka muna ha? 5 minuto. Anong 5 minuto? May 5 minuto ka para magpaliwanag kung sino ka, at kung paano ka nakapasok dito. Okay, sa totoo lang hindi ko alam kung saan at paano magsisimula, kasi hindi ko naman gustong isipin mo na baliw ako. But to start with, Priam Ignacio ang pangalan ko, 23 years old, pinanganak noong February 14, 2000. Ginagago mo ba ako, anong taong 2000, e 1974 pa lang ngayon? Sira ba ang ulo mo? Parang ganun na nga, pakiramdam ko masisira na ang ulo ko sa nangyayari, pero hindi na yun mahalaga okay. Ang sa akin lang ay, nandito ako mula sa hinaharap para tulungan ka na magbagong buhay. Baliw ka nga, hindi ka lang baklang manyak, baklang baliw ka pa, sigaw ni Lolo Troy, bago muling hinila si Lolo Priam patungo sa may pinto. Hindi ko alam kung bakit mahina akong natawa tapos ay napalingon pa kay Troy, na ngayon ay bahagyang nakaawang ang bibig at namumula ang buong mukha na parang hindi makapaniwala sa nakikita.
Troy, ganyan na ganyan yung nakasulat sa libro ng Lolo Priam ko na A Tale of Time, wika ko pa. Ganyan na ganyan din ang simula ng bawat panaginip ko noon, sagot naman niya tapos ay napalunok pa ng laway bago tumingin sa akin. Maya-maya pa ay muling isinaldak ni Mahakali ang hawak na tungkod sa lapag, kaya muli na namang umikot ang paligid at sa isang iglap, ay dinala kami nun sa kaparehong panahon pa rin, para ipakita sa amin yung ilan sa mga alaala na nagawa ni na Lolo Troy at Lolo Priam dito na magkasama. Iyong panahon na pinagbantaan ni Lolo Troy si Lolo Priam at hinabol niya ito ng patalim, kaya naman nabugbog ng mga tambay ang lolo ko. Kung paano nasira ang kwintas, at kung paano muling nagliwanag at nabuo iyon. Kung paano inalagaan ni Lolo Troy ang walang malay na si Lolo Priam, kung paano siya naniwala dito na nanggaling nga siya sa hinaharap, at marami pang iba. Mabilis lang ang ginawang pagpapakita ni Mahakali sa amin ni Troy ng kwento ng mga lolo namin, pero pakiramdam ko ay kami talaga sila, lalo na't ang dami ring pagkakatulad ng mga nangyari sa amin ni Troy sa nangyari sa mga lolo namin sa panahong ito. Gaya nila ay nakita kong hubad at naliligo sa banyo si Troy. Gaya nila ay parang aso't pusa din kami noong una. Gaya ng Troy dito, ay si Priam ang una niyang isinakay sa motor niya, at binigyan pa niya ito ng helmet. Sumakay sila sa Ferris wheel na magkasama kahit pa natatakot si Troy. Basta, halos lahat ng mga pinakita sa amin ni Mahakali ay sobrang dami ng pagkakatulad. Maya-maya pa ay napunta na naman kami sa isang lugar sa panahon nila, naging pamilyar lang sa akin ang lugar na yon, nang makita ko ang isang malaking puno ng akasya. Alam mo Troy, kapag wala na ako dito, nagdadasal ako na may makilala kang tao na magiging espesyal sa'yo't papangarapin mong makasama sa buhay. Iyong aalagaan ka, at pagtsatsagaan ang masungit mong ugali, at mamahalin ka ng higit sa pagmamahal ko sa'yo ngayon, narinig naming wika ni Lolo Priam, habang magkatabi sila ni Lolo Troy na nakaupo sa ibaba ng malaking puno. Alam mo ba kung ano ang pinagdadasal ko? Tanong ni Lolo Troy. Na makabalik ako ng maayos sa panahon ko, na magawa at matupad ko ang mga pangarap ko. Bukod pa doon, nagdadasal ako na sana, kapag wala ka na sa panahong ito ay hindi kita makalimutan. Hindi ko gustong makalimutan yung mga bangayan, sagutan at away natin, at mas lalo na yung mga masasayang alaala na pinagsamahan natin dito. Agad na may namuong luha sa mga mata ko, nang makita na may namuong luha rin sa mga mata ni Lolo Priam. Naramdaman ko naman na mas humigpit ang pagkakahawak ni Troy sa kamay ko, na para bang apektado rin siya sa nakikita. Pero Troy, kapag naalala mo ako, masasaktan ka lang, at hindi ko gusto na mangyari iyon lalo na't alam ko na matagal mong naramdaman na mag-isa ka sa buhay. Deserve mo rin na maging masaya Troy, at hindi ko ata kaya na alam kung patuloy kang masasaktan sa mas mahaba pang panahon dahil sa akin. Siguro parte talaga ng buhay at pagmamahal ang sakit Priam, at kung papipiliin ako mas gusto ko na maalala ang sakit, kasi alam ko na dahil sa mga sakit na iyon ay naging masaya rin ako, at iyon ang gusto kong baunin sa alaala ko, yung mga masasayang araw na pinagsamahan natin. Pero kung hindi man mangyari iyon, kung sakali man na makalimutan nga natin ang isa't isa, ngayon palang nagdadasal na rin ako na sana, sa susunod nating buhay ay maging mabuti at mabait na sa atin ang tadhana. Sana ay mabuhay tayo sa parehong panahon, at muli tayong magtagpo para mahalin ang isa't isa. Ipagdadasal ko din yan Troy. Priam, hindi ba sinabi mo na pangarap mong maging manunulat? Bakit hindi ka gumawa o magsabi ngayon ng tula tungkol sa ating dalawa? Saglit namang tumahimik si Lolo Priam na parang nag-iisip, tapos maya-maya pa ay huminga ito ng malalim, bago nagsalita. Sa ilalim ng makikislap na bituin, dalawang puso ay nakatingin. Magkaiba man ang panahon, pag-iibig ay sa bituin naroroon. Habang ang gabi bumabalot sa mundo, sa mga bituin puso nati muling magtatagpo. Malayo man sa hinaharap, sa bituin ika'y mahahanap. Magkaiba man ang ating tadhana, sa bituin tayo'y laging magkasama. Tinutupad ang pangako ng puso, ikaw lang ang mamahalin ng buo. Pagkatapos sabihin ni Lolo Priam yon, ay nakangiti siyang tumingin kay Lolo Troy na ngayon ay nakangiti rin pero lumuluha naman ang mga mata. Maging ako ay tuluyan ng napaiyak.
Wala sa librong A Tale of Time ang tula na ito. I mean, merong tula doon pero iba sa sinabi ni Lolo Priam, at sa totoo lang ay mas masakit pakinggan ang isang ito. Ang ganda, Priam, napakalungkot kung pakikinggan pero sobrang ganda. Sa ilang salita lang, para mo nang nasabi ang buong kwento't nararamdaman natin ngayon, saad ni Lolo Troy. Hindi pa ako nakaka-get over sa sakit, ay dinala na naman kami ni Mahakali sa ibang oras, sa puntong yun ay nandoon pa rin kami sa harap ng puno ng akasya, pero umaga na, tapos ay nakita namin si Lolo Troy na inuukit nga ang pangalan nila ni Lolo Priam sa katawan ng puno bago sila nakangiting umalis na doon na magkahawak ang mga kamay nila. Madami pang pinakita sa amin si Mahakali, kung paano nakumbinsi ni Lolo Priam si Lolo Troy na harapin nga ang pamilya nito, at kung ano-ano pa. At gaya ng sa libro, ay mabigat sa puso ang mga pangyayari. Ang sakit na nararamdaman ko ay agad na nawala at napalitan ng labis na hiya, kasi sunod na pinakita sa amin ni Mahakali yung mainit na gabing pinagsaluhan ni na Lolo Troy at Lolo Priam, dahil doon ay napalingon pa kami ni Troy sa isa't isa, tapos ay namula ang pareho naming mga mukha bago peking umubo at nag-iwas ng tingin. Pero maya-maya pa bumalik na naman ang sakit, nang pinakita sa amin ni Mahakali kung paano hindi lumaban si Lolo Troy, habang binubugbog siya, minumura, sinisigawan at sinisisi ng lolo ni Lolo Priam, sa pagsasamantalang nangyari sa Lola Agnes nito. Please, walang kasalanan si Troy, nagmamakaawa ako, umiiyak na saad ni Lolo Priam sa lolo nito. Pasensya na, pero sa puntong ito hindi ko kayang maniwala sa iyo gayong may isang beses na niyang pinagtangkaan si Agnes, madiin at puno ng galit na sagot naman ito. Hindi ako makahinga ng maayos, dala ng pinaghalo-halong kaba, takot at sakit. At saka lang ako parang nakahinga ng maluwag, nang makitang dumating ang Lola Agnes ni Lolo Priam. Adolfo, saad nito kaya napalingon sa kanya ang lahat. Walang kasalanan si Troy, lumuluha ang mata na saad nito. Agad namang umawang ang bibig ni Lolo Adolfo dahil sa narinig. Umuwi na tayo, Adolfo, pakiusap, huwag mong hahayaan na madumihan ang kamay mo dahil lang sa nangyari sa akin. Maniwala ka, walang kasalanan si Troy, kaya huwag mo itong gagawin, mahabang dagdag pa niya. Dahan-dahan namang ibinaba ni Lolo Adolfo ang hawak na baril tapos ay umiiyak pang tumingin kina Lolo Priam at Lolo Troy, na parabang bigla siyang nahimasmasan. Patawarin niyo ako, bulong niya bago naglakad palapit kay Lola Agnes at niyakap niya ito bago iginiya na paalis sa lugar. Gagamutin ko ang sugat mo sa bahay, Troy, patuloy sa pagluha na saad ni Lolo Priam. Hindi, Priam, wala na tayong oras, halika. Hindi ba panunuurin pa natin ang mga bituin? Nakangiti pero umiiyak na saad ni Lolo Troy. Gaya nila, ay hindi na rin ako matigil sa kaiyak lalo na nang naglakad na sila papunta sa bakanteng lote at sabay pang umupo sa damuhan sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Troy, heto na naman, bulong ni Lolo Priam maya-maya pa at unti-unti na namang naglalaho ang mga kamay nito na parang isang bula o hangin. Kasabay nun ay ang paglabas ng nakasisilaw na liwanag ng suot niyang kwintas, na dam ako na ang kamay sa saktong alas 12. Troy, natatakot ako, hindi kita gustong iwan dito, umiiyak na saad pa nito. Maging si Lolo Troy ay napahagulgol na, bago niya niyakap ng mahigpit ang lolo ko. Huwag kang matakot, Priam, kahit na nasaan ka man, makalimutan man natin ang lahat, mananatili pa rin tayo sa puso ng isa't isa, bulong niya. Troy, ayoko, ayoko pang umalis. Hindi pa ako handa, Troy. Gusto pa kitang makasama, walang tigil sa pagluha na wika ni Lolo Priam. Priam, makinig ka sa akin, panaginip lang ang lahat ng ito, at pagkagising mo, makakalimutan mo na ako, magpapatuloy ng maayos ang buhay mo, at magiging magaling kang manunulat gaya ng pangarap mo, patuloy sa pag-iyak na saad niya. Tandaan mo, mahal na mahal na mahal kita, aalagaan mo lagi ang sarili mo, Priam. Mahal na mahal na mahal din kita, Troy, umiiyak na sagot ni Lolo, bago hinubad ang suot na kwintas na nanggaling kay Mahakali, tapos ay isinuot niya yon kay Lolo Troy. Kasabay nun, ay nasaksihan namin ni Troy kung paano nawala at naglaho na parang bula si Lolo Priam, para nga bumalik na sa panahon na kinalakihan niya.
Patuloy sa pagluha ang mga mata ko nang tumingin ako kay Troy. Ang sakit pala talaga ng nangyari sa kanila, umiiyak na saad ko. Noong napapanaginipan ko ito, nasasaktan din ako, pero mas masakit ngayon, yung makita mismo sa harap ko kung paano sila nagkahiwalay, bulong naman niya sa akin. Oras na para bumalik, sabay kaming napalingon kay Mahakali nang sabihin niya yon. Tapos ay isinaldak na naman niya ang hawak niyang tungkod, dahilan kung bakit umikot na naman ang paligid at parang hinila ulit kami nito patungo sa kung saan. Sa isang iglap, nahanap namin ni Troy ang mga sarili namin sa madilim at mausok na lugar, ang kaparehong lugar kung saan ko nakita si Mahakali kanina. Pero ang mas nakakagulat, ay ang makita sina Lolo Priam at Lolo Troy na nakatingin sa amin at nakangiti, habang magkahawak ang kamay nila. Huwag niyong hahayaan na magdesisyon ang nakaraan para sa inyo. Baon niyo man sa puso't isip niyo ang alaalat kwento namin, ay may karapatan pa rin kayong magdesisyon para sa mga sarili niyo. Hindi niyo kailangang ipagpatuloy ang kwento na hindi naman kayo ang nagsimula, lalo na't kung hindi ito ang kagustuhan niyo. Dahil kami ay kami, at kayo ay kayo, nakangiti at mahinahon ang boses na wika ni Lolo Priam. Huwag niyong ipagpatuloy ang kwento namin dahil lang iniisip niyong kami ay kayo, hindi niyo obligasyon yon, kasi kung nasaan man kami ngayon ay, masaya na kaming magkasama. Nagkaroon din kami ng masayang pagtatapos, sa lugar kung saan walang sakit at walang katapusan ang buhay, sa lugar kung saan puro pagmamahal at kasiyahan lang ang meron. At wala kaming ibang hiling, kung hindi ang maging masaya rin kayo, wika naman ni Lolo Troy. Tandaan nyo, hindi dapat kailanman maging makasarili ang pagmamahal, at kapag natutunan nyo kung paano magbigay at tuluyang buksan ang puso't isip nyo, saka nyo mararanasan ang tunay na saya, wika ulit ni Lolo Priam, hindi pa kami nakakapag-react ni Troy, ay unti-unti na silang naglaho na parang bula, pero ang huli naming nakita ay ang payapa nilang mga ngiti na parabang masaya na silang magkasama ngayon, kung nasaan man sila. Kasabay nun ay biglang nagliwanag ang kwintas na suot ni Troy, yung kaparehong kwintas na ibinigay din ni Mahakali kay Lolo Priam noon. Sana'y nasagot ng mga pinakita ko sa inyo ang mga tanong na alam kong matagal nang gumugulo sa isip nyo, nakangiting wika ni Mahakali sa amin. Oras na para bumalik, hanggang sa muli, dagdag pa niya. Pagkatapos sabihin ni Mahakali iyon, ay naramdaman kong parang unti-unti na akong nagiging hangin. Teka, paano ako babalik? May halong takot na tanong ni Troy nang makita na unti-unti na akong nawawala. Hindi pa ako nakakapagsalita, ay bigla ko nang iminulat ang mga mata ko, at nahanap ang sarili kong nakaupo sa silya na nasa tabi ng hospital bed ni Troy, habang hawak ko ang kamay niya at wala pa rin siyang malay. Napalingon ako sa sofa, at nakita kong natutulog doon sina Red at Andrew. Nung una ay inakala kong panaginip lang ang nangyari, pero nang muli kong tinignan si Troy ay nakita kong nagliliwanag ang kwintas na suot niya kaya naman mahina akong napasinghap, tapos ay bigla kong naalala ang sinabi ni Mahakali sa akin kanina. Gaya ng hinala mo, ang kaluluwa ni Troy ay bumalik sa nakaraan, at hindi niya mahanap ang daan pabalik kung kaya't kailangan mo siyang tulungan, ang boses mo ang magiging daan niya Priam. Kaya naman mabilis akong napatayo habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kamay ni Troy. Troy, naririnig mo ba ako? Imulat mo na ang mga mata mo Troy, oras na para bumalik, gumising ka na please, bumalik ka na sa amin, agad na saad ko. Troy, alam kong naririnig mo ako, gumising ka na please, saad ko pa, tapos ay biglang nawala ang pagliwanag ng kwintas. Anong nangyayari? Tanong naman ni Andrew na mukhang naabala sa lakas ng boses ko. Maya-maya pa ay mabilis na lumapit sa amin sina Red at Andrew, nang makita nila na bahagyang gumalaw ang ulo ni Troy. Dahan-dahan ding iminulat ni Troy ang mga mata niya, at nang nagtagpo ang mga mata namin ay agad akong napangiti sa tuwa, dahil doon ay mabilis akong yumuko para may akap siya, pero agad ding nakonsensya nang marinig na bigla siyang dumaing na parabang nasaktan sa biglaan kong pagyakap sa kanya. Sorry Troy, masaya at excited lang ako nagising ka na, malawak ang ngiti na saad ko, pero agad na kumunat ang noo ko nang tinignan lang niya ako na may halong pagtataka. Sino ka? Sobrang hina ng boses na tanong pa niya maya-maya, kaya sabay-sabay kaming napasinghap ni na Red at Andrew.
Anong sino ako, Troy? Hindi magandang biro yan, nauutal ang boses at puno ng kaba na saad ko. Mukha ba akong nakikipagbiroan sa'yo, sino ka ba ha? Masungit na sagot niya, tapos ay napangiwipat na pahawak sa ulo niya. Agad akong nakaramdam ng pag-aalala, at akmang hahawakan ko sana siya pero agad niyang iniwas ang sarili niya sa akin. Pasensya na, pero hindi talaga kita kilala, mababa ang boses na saad pa niya. Andrew Red, nasaan ako, anong nangyari, at sino ba ang isang ito ha? Sunod-sunod na tanong pa niya. Agad na may namuong luha sa mga mata ko dahil sa nangyayari, pero pinigilan ko ang sarili ko na hindi umiyak sa harap niya. Kasi wala namang ibang mahalaga sa akin kung hindi ang maging maayos siya. Agad akong napayuko at dahan-dahan kong ibinaba ang kamay ko na hahawak sana sa kanya, sunod-sunod na paglunok pa ng laway ang ginawa ko, bago ako nag-iwas ng tingin at aatras na sana, pero muli akong napalingon sa kanya nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. At naniwala ka naman na nakalimutan kita, nakangisi na tanong niya sa akin, kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili at napaiyak na ako. Nakakainis ka naman eh, sigaw ko tapos ay hinampas ko pa siya sa may dibdib, kaya bigla siyang napangiwi at napadaing na parang nasaktan. Ay sorry, ikaw naman kasi eh, bakit mo ba kasi ginawa yon ha? Alam mo bang halos isang linggo ka nang natutulog dyan at sobra akong nag-alala sa'yo, tapos pagkagising mo ganun pa ang bungad mo sa akin, umiiyak na saad ko. Sabay namang tumawa ng malakas sina Red at Andrew dahil sa nangyari, kaya agad ko silang tinignan ng masama. Pero yung inis na nararamdaman ko ay agad na nawala, nang bigla akong hinila ni Troy at niyakap niya ako ng mahigpit. Pasalamat ka, alam kong hindi ka pa okay talaga, kapag okay ka nalagot ka sa akin, humihikbi pa rin na bulong ko, pero niyakap ko rin naman siya, kaya mas malakas ang naging tawanan nila. Naku pare, matakot ka na, halos isang linggo yan na umiiyak, ni hindi pumapasok, hindi makakain at makatulog ng maayos. Sinisisi niya ang sarili niya, kaya sulitin mo na ang pagbawi habang hindi ka pa nadi-discharge, natatawa na saad naman ni Andrew. Sinisisi mo ang sarili mo sa nangyari sa akin, nakakunot ang noo na tanong ni Troy na bahagya pa akong pinakawalan sa yakap niya. Hindi mo dapat ginawa yon Priyam, giit pa niya kaya bahagya akong napanguso. Ano kasi, dapat hindi na ako pumayag na ihatid mo ako kasi nakainom ka, edi sana hindi nangyari ito, paliwanag ko naman. Kahit na, tapos hindi ka pa kumakain at natutulog ng maayos, paano kapag nagkasakit ka, masungit na wika pa niya. Teka lang naman, hindi ba ako dapat ang naiinis sa'yo, napapanguso na saad ko, nakita ko na napakagat siya sa ibabang labi niya na halatang nagpipigil ng tawa. Ang cute mo talaga, bulong pa niya. Hindi na ako nakasagot, kasi ay dumating na ang isang doktor at nurse, at isinailalim pa si Troy sa ilang tests para daw makasigurado na okay na talaga siya. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga magulang niya, maging si Agnes na hindi na muna itinuloy ang pag-uwi sa Cebu. Priyam iho, maraming salamat ulit sa pagtulong mo sa amin na alagaan si Troy, nakangiti na saad pa ng mama niya, nang nilapitan niya ako sa sofa, habang ang papa ni Troy, maging ang iba pa nilang pamilya ay kausap si Troy. Masaya po ako na may nagawa po ako para kay Troy kahit na papaano, at masaya rin po ako na nagising na siya, sagot ko naman. Tapos ay medyo nagulat pa ako nang hinawakan niya ang kamay ko. Kung ano man ang meron sa inyo ni Troy, ay masaya kami ng tito mo. Aminado ako na nagulat kami kasi napansin namin na iba ang closeness niyo, pero asahan niyo na kahit ano pa yan, susuportahan namin kayo. Madami kaming hindi nagawa para kay Troy habang lumalaki siya, at sa puntong ito, wala kaming ibang gusto kung hindi ang maging maayos at masaya ang buhay niya. Nakangiti at puno ng sinseridad na dagdag pa niya. At gusto ko lang ding malaman mo na swerte si Troy, kasi nakilala niya ang isang kagaya mo. Salamat po tita, nakangiti rin naman na sagot ko. Pagkatapos nun ay tumayo na ulit siya, para lapitan si Troy. Sa totoo lang ay gustong gusto ko na ring lapitan si Troy, at gusto ko siyang masolo lalo na't halos isang linggo ko nga siyang na-miss. Pero gusto ko muna siyang hayaan na makabonding din ang pamilya niya kahit na papaano.
Sigurado naman kasi ako na masusolo ko ulit siya mamaya, lalo na't ako pa rin ang maiiwan dito para magbantay sa kanya magdamag, lalo na't bukas pa naman daw siya pwedeng ma-discharge. Dumating ang gabi na umalis na ang ibang pamilya nila, maliban sa amin ang mga magulang niya, kasama rin sina Agnes, Red at Andrew. Hindi pa ba kayo aalis lahat? Bigyan niyo naman kami ng moment ni Priyam na kasimangot na sa ad ni Troy maya-maya pa, kaya malakas na nagtawanan ang mga kasama namin. Namiss ka rin naman namin ah, kaya magtiis ka ngayon, nakangisi na sagot ng pinsan ko, kaya tinignan ko siya ng masama. Magdi-dinner lang tayo dito na magkakasama, tapos aalis din kami, natatawa na wika naman ng mama niya. Hayaan na natin ang mga batahan, natatawa na sagot naman ng papa niya. Agnes, Andrew, Red, samahan niyo na kami sa dinner at iwan na natin sina Troy at Priyam dito, baka mamaya ay maging dragon pa ang isa dyan, dagdag pa nito. Agad na napangiti si Troy dahil sa narinig, ako naman ay na-excite kahit pa medyo nahihiya pa rin. At nang akmang tatayo na sana sila, ay agad ding natigilan nang nagbukas ang pinto, tapos ay pumasok doon ang mga magulang ko na may dalang mga paper bag. Mapa, ano pong ginagawa nyo dito? Agad na tanong ko. Nag-text kasi si Red at sinabi na gising na daw si Troy, kaya dumaan na kami at nagdala ng pagkain, wika ni Papa. Sakto po tito at tita, nagugutom na rin po kami eh, nakangisi at natatawa na sagot naman ni Andrew. Paano yan bro, magrereklamo ka pa ba? Eh magulang na ni Priyam ang nandito, may halong pang-aasar na saad pa nito kaya hindi nakasagot si Troy. Masaya namang pinakilala ni Troy ang mga magulang namin sa isa't isa, aminado ako na masaya at magaan yun sa pakiramdam, pero sobra akong nahihiya kapag inuulan nila kami ng pang-aasar. Hindi po ba parang pamamanhikan na ito, kailan po kaya ang kasal, natatawa na saad pa ni Andrew, na sinasakyan ang pang-aasar ng lahat sa amin. Masaya ako na sobrang nagkasundo ang mga magulang namin ni Troy, na nakikisali nga rin sa pang-aasar sa amin. At masasabi ko na kahit papaano, ay naging magaan sa loob ang dinner na yun kasama sila. Alas 9 na pala, kailangan na rin naming umalis at maaga pa kami bukas, nakangiti na wika ni Mama maya-maya pa. Kami rin naalis na, at sa totoo lang kanina pa nagrereklamo itong si Troy kasi gusto na daw niyang masolo si Priyam, sagot naman ng papa ni Troy, kaya muling nagtawanan ang lahat. Sabay-sabay na tayong lumabas kung ganon, wika naman ng mama ni Troy, tapos ay humalik lang ito sa pisngi ni Troy at sa akin, bago naglakad na palabas. Maging si Agnes, at ang mga magulang ko ay niyakap lang ako bago nagpaalam na nga sa amin. Sa wakas, malakas na saad ni Troy nang kaming dalawa na lang ang naiwan sa hospital room. Dito ka, napapangiti na saad pa niya, bago bahagyang umusag na parang binibigyan ako ng pwesto sa tabi niya. Dito ako sa sofa matutulog, sagot ko naman. Priyam naman, hindi ka ba naaawa sa akin, hindi na nga kita masolo kanina dahil sa mga pamilya at kaibigan natin tapos hindi mo pa ako tatabihan dito, nakasimangot na wika niya, mahina na lang akong natawa bago tumayo at lumapit sa kanya. Nang makalapit ay agad pa nga niya akong hinila, tapos ay niyakap ng mahigpit. Mukhang nagkakasundo na agad ang mga magulang natin ah, legal na tayo, bulong pa niya sa akin. Naiinis pa rin ako sa'yo, sagot ko naman. Teka, naiinis saan, anong kasalanan ko, nalilito na tanong niya. Kasi nga nagpanggap ka na may amnesia kanina at hindi mo ako naaalala, alam mo bang natakot ako ha, pinaiyak mo ako kanina, kaya naiinis ako, sagot ko, kaya natawa na naman siya. Sorry na, kiss na lang kita para okay na tayo, malambing ang boses na bulong niya. Baliw, ikaw lang ang may gusto ng kiss eh, sagot ko, kaya malakas siyang natawa. Obvious ba, tanong pa niya. Akmang babangon sana ako, pero mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Troy ano ba, maghihilamos pa ako eh, reklamo ko naman kunwari, at nagulat pa ako nang isiniksik niya ang mukha niya sa leeg ko. Ang bango mo naman, huwag ka nang maghilamos, dito ka na lang sa tabi ko, malambing pa rin ang boses na wika niya. Hindi ako nakakilos ng bahagya niyang iniangat ang mukha niya tapos ay nakangiti niya akong tinitigan sa mata.
Walang nagsalita sa amin, pero ang lalim ng titig namin sa isa't isa ay para kaming dinadala sa ibang dimensyon. Tapos maya-maya pa ay dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin, hindi pa rin ako kumilos kahit pa alam kung hahagka niya ako. Bagkos ay hinintay ko na mangyari yun, kasi aminado ako na sobra ko nga rin siyang na-miss. Nang saktong magdadampi na sana ang mga lobby namin, ay biglang nagbukas ang pinto, kaya naman pareho kaming nagulat at napalingon doon. "Ay sorry, nakalimutan ko kasi ang phone ko," saad ng papa ni Troy na siyang nandoon, nagpipigil pa siya ng tawa kasi ay mabilis pa sa alas 4 na napaupo ako sa kama na hinihigaan ni Troy. "Kukunin ko lang, para maituloy nyo na yan," natatawa na dagdag pa niya bago nagmamadaling kinuha ang phone niya sa lamisita. Nang mahawakan na niya yun ay nagmamadali na rin siyang naglakad paalis, pero bago siya makalabas ng pinto ay natatawa pa rin siyang tumingin sa amin. "Alam ko namang na-miss nyo ang isa't isa, pero ipapaalala ko lang na hindi motel ito ha," natatawa na biro niya bago isinara ang pinto. Agad akong napasinghap sa narinig, at naramdaman ko pang nag-init ang buong mukha ko. Si Troy naman ay malakas na natawa, kaya tinignan ko siya agad ng masama. "Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon ha? Siguro masyado kang mabilis magmaneho at hindi nag-iingat. Naaalala ko nung unang beses mo akong isinakay sa motor mo, halos lumipad na ako eh." Mababa ang boses na saad ko habang nakaupo sa gilid ng hospital bed na hinihigaan niya, at nagpapatuyo ng buhok. Kanina ay pinunasan ko ang katawan ni Troy para kahit napapaano ay presko siyang matulog, pagkatapos ay ako naman ang naligo. "Hindi ah, kahit hindi mo nakikita dahan-dahan at naging maingat ako, kaso bigla na lang sumulpot sa kung saan yung truck eh, bahagya akong nasagi tapos ay bumunggu pa ako sa poste," paliwanag naman niya. "Ano nga palang nangyari doon sa driver ng truck, sa pagkakatanda ko siya ang tumawag ng tulong eh, iyon ang naaalala ko bago ako nawala ng malay," tanong pa niya. "Kung tama ako, mga magulang mo ang kumausap sa kanila, at hindi na ata sila nagdemanda kasi hindi ka naman niya tinakbuhan at nakita nilang sincere naman yung tao, at nakita naman daw nila na hindi naman talaga niya sadya ang nangyari. Bukod pa doon, siya lang daw ang inaasahan ng pamilya niya. At kung hindi daw ito agad nakatawag ng tulong, baka nahuli na ang lahat para sa'yo." Mahabang paliwanag ko, kaya tumango siya. "Tama lang ang ginawa nila," nakangiti na sagot niya. "Matagal pa bang matuyo yung buhok mo, higa ka na dito sa tabi ko," dagdag pa niya kaya mahina akong natawa. "Oo nga pala Troy, kailan mo pa suot ang kwintas na yan?" Mababa ang boses na tanong ko, tapos ay marahan ko pang hinawakan ang suot niyang kwintas, saglit naman siyang natigilan bago marahang hinaplos din yun. "Wala naman ito sa akin noon eh, ang natatandaan ko nga nawalan ako ng malay pagkatapos ng aksidente, tapos nagising ako sa isang madilim at mausok na lugar, tapos may nakita ako doon, sabi niya siya daw ang oras, at binigay niya sa akin ang kwintas na ito, kasi daw sumisimbolo ito sa isang klase ng pagmamahal na walang katulad," sagot niya. "Si Mahakali," sagot ko, mahina naman siyang napabuntong hininga dahil doon. "Sinabihan din niya akong bumalik, kasi hindi ko pa daw oras. Pero hindi ko alam kung papaano. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero nagkita tayo sa panaginip. At hindi lang basta panaginip yon, tama ba ako? Kasi totoo yon, kasi narinig ko ang boses mo, at iyon ang sinundan ko kaya nakabalik ako dito," wika niya. Marahan naman akong tumango bilang tugon. Pinakita niya sa atin kung paano nagsimula at natapos ang kwento ng mga lolo natin, at sa totoo lang hanggang ngayon ay medyo nalilito pa rin ako. Pero sa tingin ko, totoo nga na reincarnation nila tayo, mahirap ipaliwanag sa iba kasi alam kong iisipin nila na nababaliw tayo, aniya at mahina pang natawa. "Hindi naman natin kailangang sabihin sa iba eh, sapat na yung tayong dalawa ang nakakaalam. At nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Lolo Priam sa atin, na huwag daw nating hahayaan na magdesisyon ang nakaraan para sa atin? Na kahit nabaon man natin sa puso't isip natin ang alaalat kwento nila, ay may karapatan pa rin tayong magdesisyon para sa mga sarili natin. Hindi din daw natin kailangang ipagpatuloy ang kwento na hindi naman tayo ang nagsimula, lalo na't kung hindi naman natin gusto. Dahil sila ay sila, at tayo ay tayo," nakangiti at mababa ang boses na saad ko, na siyang nagpangiti sa kanya.
At sinabi rin ni Lolo Troy na huwag nating ipagpapatuloy ang kwento nila dahil lang iniisip natin na yun ang kailangan nating gawin, na dahil obligasyon natin yun, sagot naman niya. Pero kahit na anong mangyari, mas pipiliin ko na mahalin ka Priyam, hindi natin ipagpapatuloy ang kwento nila. Pero gagawa tayo ng sarili nating kwento, nakangiti na dagdag pa niya, bago hinawakan ang kamay ko. Sobrang saya at gan sa pakiramdam ang malaman na nagkaroon din sila ng happy ending sa kabilang buhay, napapangiti na wika ko. At tayong dalawa, magkasama rin nating aabutin ang happy ending natin, sagot niya. Priyam, hindi ako perpektong tao, madalas nahihirapan akong i-express ang sarili ko at ang nararamdaman ko, at hindi ko madalas sabihin ito pero tandaan mo, mahal na mahal kita, at handa akong gawin ang lahat para sa iyo, para mapasaya kita, puno ng sinseridad na dagdag pa niya. Mahal din kita Troy, at sobrang swerte ko sa iyo, sagot ko naman. Ibig bang sabihin hindi ka na naiinis sa akin, kasi pinagtripan kita kaninang pagkagising ko, natatawa na biro pa niya, kaya agad akong napangiwi at napasimangot. Hindi na sana, pero pinaaalala mo na naman. Alam mo ikaw, ang seryoso ng sitwasyon tapos ganun ang gagawin mo, nakakainis eh, wika ko. Kaya malakas siyang natawa na parang nag-e-enjoy pa ang hayop na makita akong naiirita. Akmang magsasalita pa sana ako, para sabihan siya, pero hindi ko na nagawa kasi ay marahan na niya akong hinila, kaya napahigi na rin ako sa tabi niya. Troy, hindi pa natutuyo ang buhok ko, alam mo bang sabi ng lola ko noon na kapag natulog kang basa ang buhok mo, ay lalaki daw ang ulo mo, giit ko, na idinaan lang niya sa malakas na paghalakhak. Ano ba, totoo daw yun sabi ni mama kaya huwag kang tumawa, dagdag ko pa. At imbes na sumagot, ay mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin, tapos ay marahan niyang iniangat ang ulo niya gaya kaninang nahuli kami ng papa niya na muntik ng maghalikan. At sa puntong ito, bago pa may muling pumasok sa hospital room at maistorbo kami ay mabilis na siyang yumuko, at dinampihan niya ako ng mababaw na halik sa lobby. Agad akong napanguso at hindi na nakasagot pa, pero naramdaman ko ang pamumula ng magkabilang pisngi ko, dala ng labis na kilig na nararamdaman. Ang cute mo talaga kapag namumula ang buong mukha mo, napapangiti na bulong niya. Teka, bigla kong naalala yung gabi bago ang birthday ng Lolo Priyam mo, hindi ba pinakita rin sa atin ni Mahakali yung nangyari sa kanilang dalawa ng lolo ko, nakangisi na tanong niya, kaya mahina akong napasinghap. Kapag tayo na kaya ang nasa ganong sitwasyon, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Hindi na niya nagawang tapusin pa ang sasabihin kasi ay mabilis kong tinakpan ang bibig niya. Malakas naman siyang natawa bago marahang inalis ang kamay ko sa bibig niya, samantalang ako ay pulang-pula na sa hiya. Hindi pa ako nakakapag-react, ay muli na siyang yumuko at hinalikan ako sa lobby. Hindi naman ako umiwas at nagreklamo, hinayaan ko lang siya nung una, hanggang sa nahanap ko na lang ang sarili ko na sinusuklian ang halik niya sa akin. Sa sumunod na araw, bago dumating ang lunch ay na-discharge na si Troy. Hirap pa rin siya sa paglalakad kasi ay medyo napuruhan din ang kaliwang paa niya, kaya naman kinuhanan siya ng wheelchair. Bago dumiretso sa bahay nila, ay nagpa siya kami na kumain muna sa labas, kasama ang mga magulang niya, sina Andrew, Red at Agnes. Tapos ay inihatid din namin si Agnes sa airport, na sobra nang na-delay ang balak na pag-uwi sa kanila sa Cebu. Babalik ako dito bago ako umuwi sa Cali, bonding ulit tayong lahat ah, nakangiti na saad pa niya sa amin, bago niya kami niyakap isa-isa. Priyam, huwag ka nang magseselo sa akin ah, di naman si Troy ang type ko eh, masungit kaya ang isang yan, kaya nga hindi ko alam kung bakit nagustuhan mo siya, bulong pa niya sa akin kaya mahina akong natawa. Wow ha, salamat sa suporta, napapailing na sagot naman ni Troy na narinig din pala yun, kaya nagtawanan na lang kaming lahat. Mag-iingat ka Agnes, saad ko na lang at nakangiti pang kumaway sa kanya. Naaalala ko na Agnes din ang pangalan ng first love ni Troy sa libro na A Tale of Time, although hindi kamukha ng Agnes dito ang Agnes sa nakaraan base sa mga pinakita sa amin ni Mahakali, ay magaan pa rin ang loob ko sa kanya. Tapos ay meron ding June doon na naging kaibigan ni na Lolo Troy at Lolo Priyam, at may kaibigan din kami dito na June ang pangalan, hindi rin kamukha yun nung June doon,
pero magaan ang loob namin sa June dito kasi ay mabuti siyang tao. Kung sa bagay, si Troy Andrew ay kamukha ni Troy Salvacion na matalik na kaibigan ng Lolo Priam ko, pero magkaiba naman sila ng ugali. Si Lolo Troy Salvacion kasi ay may pagkakatulad din ng ugali sa masungit na si Troy Hidalgo. Pero ayaw ko nang isipin na reincarnation nga nila kami, ang gusto ko nalang isipin ngayon ay maayos na ang lahat, at ito ang kwento naming dalawa ni Troy. Hindi nagtagal ay nakauwi naman na kami sa bahay ni na Troy, may parte sa akin ang nalulungkot kasi ay gusto ko pa siyang maalagaan, pero masaya rin naman na alam kong okay na nga siya kahit na papaano. Naging mas maayos pa ang mga sumunod na araw, bumalik na ako sa pagpasok sa mga klase ko, at nahirapan man sa paghabol ay okay lang, hindi ko yun inalintana. Sa tuwing hapon, pagkatapos ng klase ay dumidiretso ako sa bahay nila Troy para nga mapuntahan siya, kasi ay hindi pa siya pumapasok at sinabihan siya na magpahinga pa nga sa bahay ng at least 1 week. Dumating ang araw ng Biyernes, at habang dahan-dahan akong naglalakad palabas ng university ay nakatingin ako sa phone ko. Medyo nagtataka kasi ako na wala pang kahit na anong texts o chat sa akin si Troy. Ang huling chat niya ay kaninang umaga pa, nang binati niya ako ng good morning. Nitong mga nakaraang araw kasi, sa tuwing mapapatingin ako sa phone ko ay inuulan ako lagi ng mga mensahe mula sa kanya. Baka madapa ka niyan, saad ng isang boses kaya napalingon ako, at agad kong nakita si Red na nakangiti sa akin. Ikaw pala, pauwi ka na ba, tanong ko. Pupuntahan ko si Andrew, sagot niya, kaya naman saglit akong natigilan at binigyan ko siya ng nanunukat na tingin. Pansin ko na madalas kayong magkasama nitong mga nakaraang araw ah, wika ko pa. Malamang, kasi magkaibigan kami, huwag mo ngang bigyan ng kulay ang hindi dapat, singhal niya sa akin kaya natawa ako. Wala naman akong sinasabi ah, ang sa akin lang lagi kayong lumalabas tapos hindi niyo kami isinasama ni Troy, kaibigan niyo rin naman kami eh. Gusto ko tuloy magtampo, paliwanag ko, kahit pa ang totoo ay gusto ko talagang bigyan ng kulay ang paglabas nila. Gusto ko kasi na sa puntong ito, ay magkaroon din ng happy ending ang kwento ni Troy Andrew. Sus, kung okay na si Troy kayong dalawa naman ang laging lalabas na hindi kami kasama, kaya tigilan mo ako sa drama mo, sagot naman niya, kaya mahina akong natawa. Oo nga pala, pupunta ka ba ulit sa bahay ni na Troy, ihahatid na kita, dagdag pa niya. Hindi na, baka malate ka pa sa date niyo ni Andrew, natatawa na biro ko naman. Kaya agad niya akong sinimangutan, at bago pa siya makapagsalita ay naglakad na ako palayo, at natatawa pa akong kumaway sa kanya, kaya wala na siyang nagawa sa huli kung hindi ang mapailing na lang. Pagkalabas ko sa university, ay agad akong natigilan nang makita si Troy na prenteng nakatayo sa labas. Nang makita niya ako ay nakangisi pa siyang kumaway sa akin. Anong ginagawa mo dito? Sinong kasama mo? Okay ka na ba? Nag-aalala na tanong ko pagkalapit. Tuyo na ang mga sugat at pasa niya sa mukha at ibang parte ng katawan, pero medyo halata pa rin ang mga iyon. Pero may maliit na benda pa rin siya sa likod ng ulo niya, kasi ay hindi pa inaalis yung tahi niya doon na nakuha nga niya sa aksidente. Hindi naman na siya naka-wheelchair kasi ay medyo maayos na siyang nakakalakad kahit na papaano. Mag-isa lang ako, wala kasi akong kasama at magawa sa bahay, naiinip ako kaya pinuntahan kita, nakangiti na sagot niya. Troy naman eh, hindi ka ba nag-iisip, paano kapag may nangyari sa'yo, nag-aalala na saad ko. Teka lang, huwag mong sabihin na nagmotor ka na naman papunta dito, giit ko pa. Okay na ako, papasok na nga ako ulit sa Lunes eh, sagot niya. At saka hindi motor ang ginamit ko papunta dito, kotse, nakangisi na dagdag pa niya kaya napangiwi ako. Paano kapag na-pressure yung paa mo, giit ko ulit. Matek naman ang sasakyan, kaya kahit kanang paalang gamitin ko okay lang, at saka promise, naging maingat ako sa pagmamaneho, malambing ang boses na wika niya bago lumapit sa akin tapos ay niyakap niya ako. Huwag mo na akong pag-alitan please, na-miss lang naman kita eh, at saka gusto ko na mag-date tayo, may halong landi ang boses na saad pa niya, kaya mahina akong natawa. May magagawa pa ba ako, eh nandito ka na. Napapangiti na sagot ko naman bago ko siya niyakap din,
Hindi ko na inisip pa ang maraming mga estudyante na ngayon ay nakatingin sa amin, at ang iba ay halatang pinag-uusapan kami. Nasa ganung posisyon kami ni Troy, nang magulat ako sa isang sasakyan na binusinahan kami, nang napalingon ako ay nakita ko ang nakangising si Red. Ang landi niyo, huwag nga kayo dyan at nakaharang kayo, sigaw pa ng pinsan ko, kaya mahinang natawa si Troy. Pagkatapos noon ay umalis na rin naman si Red. Halika na, nakangiti na saad pa sa akin ni Troy, kaya sabay na kaming naglakad papunta sa kotse niya. Dapat mag-aral na rin ako kung paano magmaneho, para minsan ako naman ang magdadrive para sayo, wika ko nang nasa biyahe na kami. Tuturuan kita, nakangiti na sagot niya. Pero may bayad, okay na sa akin ang 10 halik every session, dagdag pa niya, kaya natawa ako. Kay Papa na lang ako magpapaturo kapag hindi siya busy, sagot ko naman. Pero nung hinalikan kita, siningil mo ako ng libro, kiss na nga lang ang hinihingi ko sa'yo ganyan ka pa, pagbibiro niya, tapos ay sabay kaming natawa. Habang nasa biyahe ay nagkukulitan kami, tapos maya-maya pa ay nakarating kami sa park, kung saan overlook ang nga ang lawa. Nang bumaba kami ay agad siyang dumiretso sa trunk, at nakita kong kinuha niya doon ang isang picnic basket, at dahil hirap pa siya sa paglalakad ay agad kong kinuha yun sa kanya, at inalalayan ko rin siyang maglakad hanggang sa nasa ilalim na kami ng isang malaking puno. Inilatag ko doon ang kumot na dala niya, tapos ay inalalayan ko siyang umupo, bago rin ako umupo sa tabi niya. Naaalala mo ba yung pinakita sa atin ni Mahakali, noong nakaupo dito ang mga lolo natin, tapos nangangarap sila tungkol sa hinaharap na magkasama sila, kung saan pwede nang ikasal ang mga gaya nila, tapos ay magkakaroon sila ng mga anak na sabay nilang palalakihin at aalagaan, nakangiti na wika niya sa akin. Napangiti naman ako sa narinig, at akmang sasagot na sana ako pero hindi ko na nagawa kasi ay pinakita niya sa akin ang isang singsing. Alam kong napag-usapan natin na hindi na natin iisipin na reincarnation tayo ng mga lolo natin. At hindi ko ginagawa ito, kasi ay gusto kong gawin at tuparin ang mga bagay na hindi nila nagawa. Ginagawa ko ito, kasi ikaw ang gusto kong makasama sa kwento ko, dagdag pa niya. Teka, nagpo-propose ka na ba sa akin, may halong ka ba na tanong ko? Ano sa tingin mo, nakangiti pa rin na sagot niya. Pero ang bata pa natin masyado Troy, I mean nag-aaral pa ako, gusto ko pang makatapos muna sa pag-aaral, buti pa nga ikaw graduating student ka na, giit ko naman. Hindi ko naman sinabi na magpapakasal tayo agad, gusto ko lang nalagyan ka ng marka, para akin ka na talaga, saka na tayo magpapakasal, kapag nakatapos ka na sa pag-aaral at alam kong handa ka na, malambing ang boses na sagot niya, sunod-sunod na paglunok naman ng laway ang ginawa ko, bago tumango. Oo Troy, pumapayag ako, nakangiti at walang pag-aalinlangan na sagot ko naman, kaya agad niyang isinuot ang singsing sa akin. Paano yan, akin ka na talaga? Pwede na kitang halikan at yakapin kahit na kailan ko gusto, may halong landi na saad pa niya, bago niya ako marahang hinila palapit sa kanya at inakbayan. Nakangiti ko namang isinandal ang ulo ko sa balikat niya, tapos ay pareho kaming tumingin sa lawa na magaan ang loob, at puno ng pagmamahal.